bago tayo mag-umpisa. Lord, thank you so much for all the things that you have done. We humble ourselves before you. We continue, Lord God, to acknowledge your presence sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord God, sa opportunity na kami ay makapakinig sa iyo, Panginoon. Walang iba man, Panginoon, na kami pakikinggan kung hindi, Panginoon, ang mula sa iyo, Lord God, at patuloy na ang Holy Spirit ay patuloy na mangusap at patuloy, Lord God, mag-minister sa bawat isa sa amin. Patuloy kang kumilos, Lord God, that your will be done. And let it be, Lord God, na anuman ang plano mo, Panginoon, sa bawat buhay ng narito, Panginoon, gawin mo at accomplish mo, Lord God. It is all through your grace, your power, your blessing, and we receive everything, Lord God, na inihanda mo para sa amin sa umaga ito, Lord God. We offer namin, Lord God, ang oras na to sa iyo. We submit ourselves, we surrender everything to you. And this is what we pray, Lord God, in the name of Jesus. All of us will say, amen, amen. Amen. Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. We are on our culminating series po for our covenant season this month of October. Sabihin po, from August, September, October, we had our series pertaining dun sa tatlong bagay na ina-emphasize natin during covenant season. Of course, seeking the will of God, committed to His to God and His works, and even po yung sa purposes ng Panginoon. And of course, ngayon po, yung ating series for this month of October is Be Engaged in Building God's Kingdom. Yan po ang ating dinidiscuss all throughout month of November. And of course, this series is very timely dahil po nire-remind din tayo nito ng ating conviction at mission statement ng ating simbahan. And of course, yung conviction ng ating simbahan, that's why we are existing. Ito po yung nais natin gawin at i-accomplish ng Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na nagsasabi na tayo ay taga-cornerstone. Mission statement is to build godly lives and reach the world. Paano po natin ito ma-attain? Of course, through our mission statement, which is bringing relevant Bible-centered messages and living empowered Christian lives through prayer, fellowship, worship, missions, and giving. And this series, of course, will focus on what empowered Christians look like. Parang alam yung kung titignan natin yung buhay ng isang empowered Christian or living an empowered life sa pamamagitan po ng presensya o ng Kristo na nasa ating mga buhay, ano po ba ang itsura nito or paano natin ito i-describe? And of course, as we have seen our mission statement, nakalagay po dyan kung paano natin i-accomplish ng Panginoon ang mga bagay na ito sa ating buhay by doing all these spiritual gifts na nandyan po, nakalagay po sa ating pong mission statement. Pero, sinadya po namin na umpisan ito from the last part at papunta po sa umpisa, hindi po sa order na yan. Of course, we started on the week 1 discussing about giving, and then of course, we are already on our week 4, which is about fellowship, and ginawa po namin yan because we believe that every covenant season, we are celebrating the many answered prayers po na binigyan ng ating Panginoon sa mga bagay na naririnig natin at tinetestify. And I believe hindi lang po sa mga tao na nabibigyan ng opportunity na mag-testimony sila, pero kung titignan ko po, bibigyan ko po ng pagkakataon ng bawat isa sa atin, meron pong sinasagot na panalangin ng Panginoon sa buhay natin. And His goodness, His faithfulness is always evident po sa ating buhay. And that's why we end up in discussing sa prayer, which will be next week, dahil po we believe that as we culminate our covenant season, we are celebrating these many prayer and answers. And actually, God is still continually listening and answering the prayer request ng mga tao o natin bilang corporate or bilang family as a church. And of course, we are already celebrating that hindi lamang po by the weekly or the Sunday message, pero of course we have our covenant celebration. And talking about that, we have finished our 2 nights na covenant celebration last Friday and kahapon po sa ating po San Jose Del Monte, Bulacan. And God is good and He is always faithful. Patuloy na siya ay kumikilos sa bawat gathering na meron po tayo at sa bawat event na meron po tayo. God is good and faithful. Amen po ba? Amen. And of course, going back to our lesson, we are already on week 4 and the title of today's message is Engaged Through Fellowship. Let us read Philippians 1
verses 1 to 8. Sabi po dito, Paul and Timothy, bondservants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all, in view of your participation in the gospel from the first day until now. For I am confident of this very thing, that he who has begun a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. For it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart, since both in my imprisonment and in my defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. For God is my witness how I long for you all with the affection of Christ Jesus. Actually po, itong binasa natin, Paul founded the church at Philippi during the second missionary journey po niya. It's about 51 AD po nangyari yun, nung pinlant niya po ang simbahan na ito. And sabi po sa Book of Acts, it tells us that he went there in response po sa vision para po talagang umabot at patuloy na tignan kung ano yung pwedeng bukas ng Panginoon para kay Paul doon po sa lugar ng Philippi. And ito na nga po yung nangyari. And in response to that, the church at Philippi was the very first. Pwede po mo sabihin yung very first. It was the very first church planted in Europe. And again, and when Paul is writing this letter, ito po yung time na kung saan nasa prison po siya. And sabi po dito, probably in Rome, and the church at Philippi is now about 10 years during the time na sinusulat niya po itong binasa natin. So meaning, after 10 years, I don't know kung meron po siya mga trip along the way ng pagpunta doon, o talagang ito within 10 years wala talaga siyang contact. Pero you know what, sabi po dyan, na-remember niya, na-remind siya of this church. And very siguro napaka-valuable po ng church na ito para kay Paul, dahil po sabi nga dito, very first church na na-plant po sa Europe ni Paul. Of course, ng Panginoon, pero using Paul. And sabi po dito, it's very young church, 10 years old, pero sabi po dito, established siya at maayos po ang simbahan na ito. So kung 51 AD po ito na-establish o na-plant, definitely after 10 years, so 61 to 62 AD na po ni Paul na isulat ang Philippians chapter 1 verses 1 to 8. And of course, kung titingnan po natin dyan, during that time, siya po ay nasa prison. And ano daw ang purpose ng pagsulat ng letter na ito ni Paul para po sa mga Philippi? Paul's purposes in writing this letter, specifically sa binasa po natin verses 1 to 8, was to really express gratitude, pasasalamat for the affection and financial assistance po na binigay ng mga Christians of Church of Philippi para kay Paul, and extend sa kanya during his second mission journey, and at the same time sa kanya pong imprisonment sa Rome. So yan po ay nararanasan niya, nararamdaman niya kahit po magkalayo sila. Sabi nila, in spite of Paul's situation in writing this letter, na nasa prison po siya, he begins this letter with some words of praise and joy. And sabi nito, in fact, despite being written from prison, despite of the circumstances o yung pong situation na meron po si Paul, Paul's letter to Philippians has been described by scholars as the happiest of his writings. Grabe po, no? Kung titignan niyo po, sabi talaga ba yan ang pinaka? O yan talaga yung most of the Bible scholars, yan ang sinasabi, happiest of his writings. 16 times daw, pinanggit dito ni Paul sa Book of Philippians ang joy. And at the same time, 50 times niyang nabanggit si Christ, minention niya, because I believe alam po ni Paul kung saan niya hanapin at saan niya matatagpuan ang true joy. Yan ay walang iba kung hindi kay Kristo. Amen po ba? Amen. Pero hindi lang po yan ang dahilan kung bakit Paul was full of joy because of what God has done in his life and in his heart. Pero sabi po ito, he was also full of joy because he was experiencing a special tie, sabi po dyan, a special link, a special connection with this people or with this Christian at Philippi, which is equal by anything in this world.
And you know what? Pag sinag-usapan po natin ang special tie, special bond, special connection, it talks about the word fellowship. Minsan po kasi pag nasa isip natin ng fellowship, it may be something like coffee time, o kaya po yung ating kainan, pupunta tayo sa mga sanggyup sal, o kaya po, o kaya magmimerienda together, o kung isang grupo man po kayo, it's a time na kung saan tatawa kayo, mag-update kayo, magpapanalanginan kayo, mag-share kayo ng word ng Lord, kabutihan ng Panginoon, pero there's more to it. Tama po ba ako? Meron pa pong mas malalim pag pinag-uusapan ng fellowship. Hindi rin po ako masyadong, for me, napakalaking challenge po nito because pagdating po sa fellowship, it's always related on the relationship ng mga tao. And relationship is always, challenging. Napakadami po struggles pagdating po sa usapang fellowship and relationship. But I believe, nasa Bible po siya, and I believe that this is not the first time. In Acts 2.42, pinag-uusapan din doon po ang fellowship. Pero it's the time na kung saan kakaumpisa pa lang po ng mga believers na makilala si Christ, patuloy na mag-grow. Pero pagdating po sa Philippians, I think this is the time na kung saan patuloy silang pinalalago ng Panginoon. And yung pong next level ng fellowship na pwede po natin tawagin. Kaya ito po yung pinili namin. In Paul's letter to church in Philippi, he shows us a different picture of what true fellowship looks like. Pero bago po natin yan alamin, alamin po natin kung ano ang fellowship muna. What is fellowship? Sabi po dyan, fellowship is very important sa ating faith. Once we receive Christ as our Lord and Savior, at patuloy tayo tumanggap sa kung anong in-offer ng ating Panginoon, we have understood that eternal life has been given to us. Of course, as we are here on earth while waiting sa time na yan, para sa eternal gift na yan ay ma-experience natin, tayo ay nandito sa mundong ito and we need to mature, we need to grow. We need to somehow, in a way, yung alam mo nung first day nang ikaw ay maging Christian, kahit pa paano nadadagdagan at patuloy ikaw na pupuno ng mga katotohanan mula sa Panginoon. Tama po ba? And you cannot do it all alone by yourself. Pwede po. Kaya naman, pero you know what, kailangan at ginagamit din ng Panginoon ang ibang tao para po ang faith mo at pananampalataya mo ay patuloy na lumalim at patuloy na lumago ka sa Panginoon. Kasi kailangan mo ang mga tao sa iyong paligid. Amen po ba? Amen. Pwede po ba tignan niyo ang inyong katabi? Tignan niyo lang po, wala po kayo sasabihin. Hello. The word fellowship, sabi po nito, is derived from the Greek word koinonia. And koinonia can be defined as holding something in common. Pag po may dalawang babae, pareho silang nag-usap about the skincare routine at pareho po silang tingin pa lang nila, alam na nila kung ano yung ginagamit o ano, something is holding them together. May common po ang dalawang yan. Pag napag-usapan ng basketball at ikaw feeling mo na OP ka na, silang dalawa na lang ang nag-uusap, yun ang common thing nila. Tama po ba ako? Yan ang koinonia. Pero when we talk about Christian koinonia, it is fellowship or sharing or participation that is unique to our relationship with other believers. What we are referring to is the shared union, the shared participation that we have together with Christ. Gusto lang po ba siya? Okay. Sabi po dito, gusto ko pong medyo meron po akong binold dyan, hindi ko pala na-underline. Sabi po dyan, meron po ako naka-underline, may naka-bold po dyan. Sabi dito, other believers together with Christ. Meaning, it's your relationship with co-Christian. Kung nalaman mo siyang Christiano siya at meron kang, alam mo yun, friend mo siya, then this is exactly what Christian koinonia ay pwedeng mag-umpisa, pwedeng ma-develop. And ang maganda dyan, ano yung shared union, shared participation, ano yung common thing na nag-hold sa inyong dalawa, it's Christ in you. Kaya po pagka tayo ay nagkakaroon ng ganitong klase ng relationship o ng ganitong klase po ng pagkakaroon ng relationship o kaya nagkakaroon ka ng fellowship with other believers, remember that what keeps you or what is the common between you is Christ Himself. Kaya nga po talagang dapat bigyan din natin ng high regard ang fellowship. Sabi nito, meaning, fellowship is a mutual bond that Christians have with Christ that puts us in a deep, eternal relationship with one another. Grabe po, no? Deep, eternal relationship with one another. You know why?
Mainly because yung Kristiyano, tayong magkaka-Kristiyan, pagka tayo talaga minsan nagsasama tayo ng matagal, minsan may mga time po na hindi tayo nagkakasundo. Amen po ba? May mga time na gusto mo pula, gusto ko itim. May mga time na sasabihin mo, doon tayo magpapicture, ayoko dyan, dito tayo. Mga ganyan, okay? Pinabababaw ko lang po, pero you know what, may mga ganitong pagkakataon. Pero sabi dito, eternal relationship with one another, baka sa heaven, tatabi mo siya kapatid. Yung mga tao na alam mo yun, in a way, hindi mo feel. In a way na, alam mo yun, parang hindi magkaiba kayo ng talagang lahat ng pagkakagusto. Talagang opposite. Baka pagdating po sa heaven, magkasama kayo. Dahil tinanggap niya si Kristo, tinanggap mo si Kristo, nandun po kayo. Amen po ba? It will put us in a deep, eternal relationship with one another. The fellowship we are defining and describing here is what we can see with Paul or what Paul is talking about sa scripture po na binasa natin. At pag binabasa daw po natin ng Philippians 1, you cannot read it without sensing the deep, intimate, affectionate bond na nag-exist po between Paul and these believers at the Church of Philippi. Hindi po ito basta superficial connection, hindi lang po ito that goes beyond the surface and at the same time para lang pong sabi dito something passing similarity, pero it is something very deep, very profound, very personal that unites them. This is the only way we can account for Paul's extravagant language and obvious love he has para sa mga tao na to. I really don't know. Wala po kasing sobrang detailed na description kung bakit talaga niyang grabing minahal ang mga tao na to. Pero this is actually what he has, yung kanyang emotion para po sa mga tao na to. Bago po natin i-describe ang fellowship na ito, what actually is the very personal and ano yung profound link na nag-unite sa kanila, again, pupunta po tayo doon, it is Christ and His Gospel. And gusto ko pong laging i-remind, gusto ko pong laging tignan natin in fellowship, in alignment of the fellowship that we have pagdating sa simbahan, it's not just superficial. God wants us to have the kind of deep relationship pertaining to what God is talking about. Si Kristo ang nagbabind sa atin together. What links us is the gospel, and what links us is the calling that God has for each one of us. May calling ka, may calling ako pag pinagsama tayo. It's always for God's greater glory. Amen po ba? Amen. It's always for the advancement of His kingdom. Wala po tayo dito, nagkakaroon tayo ng relationship para po ba magpalakasan, para po kung saan mga bagay. But because we all have the kind of heart para sa ating Panginoon at para sa Kanyang kingdom. Gusto ko pong isabihin yan dahil bakit po, it always, ang gospel po at si Kristo, it actually is a great unifier. People from different social, racial, and economic backgrounds all gather together in the church and we are united in Christ. Bibigyan po ulit yon. When we have fellowship with one another, hindi lang po yan to usapang ministry, usapang fellowship ng mga women, ambassador, o kaya po youth, hindi naman po siya tea time, hindi naman po siya coffee time, pero deeper than that, we are united, we are one in Christ. Sabi po sa Galatians 3.28, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, wala po siya dyan, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. The gospel brings people from different backgrounds together. Agree po ba kayo doon? Now, I want you to look at the word different. So, dapat po, alam na natin yan. Magkakaiba talaga tayo. And minsan, ang gusto po kasi natin, magkakaiba lang tayo sa mga bagay na pwede po natin pag-usapan. Ah, gusto mo ba yellow? Ako kasi black. O sige, mag-usap tayo. Yellow tayo mamaya. Bukas, black tayo. Pwede po bang usapin yung maliliit na bagay na yan. Pero minsan, alam po natin ang buhay natin, it's complicated. Madaling sabihin, pero minsan, hindi natin alam po anong pwedeng mangyari. We are always uncertain of the things that can happen. May tawanan tayo na yung tawanan bukas, hindi na tayo magkausap kasi nagkaroon na ng problema na, alam mo yun, both sides, eh, hindi tayo okay. Nagkabiruan, o di ngayon, ayan. Interest na happy-happy together, separate together. May mga ganun pong sitwasyon. Complicated siya, pero you know what? The Bible is very
clear para po sa mga bagay na to. Now, let us look what your Christian fellowship, Paul, is trying to discuss here. And you know what? From here, sabi po dito, it is empowering to be able to learn and know these things para po, if ever na makita po natin siya, we can be able to apply this sa ating full relationship with other Christians, sa ating fellowship. And we can say that others have actually different levels. Di ba? Tama po ba? Kung may different levels po tayo, meron po dito mga first-timer na pag pumasok sila, wala naman talaga silang at all kilala unless in-invite po sila nung kaibigan nila, may kilala sila. Pero may mga pumasok dito na parang wala silang kilala, umupo lang sila dyan, tinignan nila ang church natin. Pero may mga iba po na talagang, alam mo yun, parang konti lang ang hindi ko kilala dito sa grupo na to eh. Pero halos mga 50-60% kilala ko, pwede kong sabihin ng pangalan. You have that kind of fellowship, pero whatever level we have pagdating po sa fellowship, it's good and beneficial para po sa atin na malaman ang mga bagay na ito. Dahil ito po yung gusto ng Lord na pagpuntahan natin as we continue to involve, to engage, and at the same time to participate para po sa loob ng simbahan. Amen po ba yun? Ano daw po ang mga bagay na ito? What are the components of koinonia in these verses? Number one po, a thankful heart for one another. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, thank you? Thank you. Sa kabila, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Philippians 1:3-4, sabi po ni Paul, I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all. Paul, again, isn't composing this letter sa isang hotel o kaya sa isang magandang room. Pero sabi dito, he is writing this letter from a dark, damp prison. And most likely, or prison cell, most likely in Rome or Caesarea. And his freedom has been taken from him. His food is barely adequate to keep him alive. Hindi niya nga alam kung mamamatay pa siya o mabubuhay pa siya. O ano yung talaga naka-instore sa kanya dito sa pagkaka-imprison sa kanya. Yet he prays for these Christians sa Philippi all the time with a thankful heart and does so joyfully. This is what I believe as Paul reflects upon his relationship with the Philippians. He begins by expressing to them how grateful he is. And hindi niya sinasabing, susulat ko to, dear Philippians. Pero di ba sabi niya, how grateful I am sa Panginoon dahil sa inyo. And this is what I believe. When we are grateful of one's relationship like this one, we recognize that God is the one who orchestrated all the good that took place in birthing of that relationship. Dapat tandaan po natin yan that when we have a good relationship, when we have a good fellowship, si Lord ang nagbigay o nag-birth o nag-author ng fellowship na yan. And hindi ko sinasabi pong may mga tao sobrang ingat, hindi po ba? Parang ayoko na magsalita kasi baka makasakit ako. Ayoko makalando kasi baka ganyan. And hindi po ganun ang fellowship. You have to be you. You have to enjoy. You have to really flow kung ano o sino ka. And let the people know kung mapatanggap nila o hindi. Kung may sasabihin silang mga bagay na hindi maganda sa'yo, paano mo rin yan kukunin o hindi. It took so much, alam yun yung challenge pagdating po sa fellowship. Pero sabi po dito, when we are thankful of one relationship, we recognize na si Lord ang nag-orchestrate at nag-give birth sa fellowship na yan o sa relationship na yan. Amen po ba? He was not thankful dahil may support, katulad na sabi ko po kanina. Hindi rin siya thankful dahil po sa mga support o sa mga binigay po sa kanya. Pero sabi po dito, the thought na ang Lord ay nandyan working among them kahit po wala siya sa tabi nila, he is turning these thoughts into frequent prayers on their behalf. Minsan may listahan po tayo sa ating mga prayer list, tama po ba ako, minsan nadadagdagan kung sino-sino yung mga ipagpe-pray niyo, or minsan nga po, wala na tayong listahan, once you start praying, magugulat ka po dahil ang daming pinapaalala ng Panginoon sa iyo. Tama po ba ako? Sa mga prayer warrior dyan, o sa mga nagpe-pray, o hindi kayo nagpe-pray? Nagpe-pray? Search, mag-pray mo ako. Sabi po dito, you turn your remembrances into thanksgiving and prayer.
Kaya po alam niyo kapatid, pag kami nagbe-bless sa amin, kahit po ball, pwede lang yan, kahit po isang candy lang, o kahit na ano po, you know what, I remember you in prayer. Kasi I'm thankful sa inyo. Minsan masasabi, sorry pastora, ito lang po kasi mabibigay ko. You don't say sorry. Kasi alam mo kung bakit? It's a way ng Lord para i-bless kami. And it's an add-on. Amen ba? Alam mo, sabihin mo, ang baba naman bibigay. Ano mo ganyan? Diba? Napaka-ungrateful naman. And you know what? Pag hindi tayo ungrateful, hindi madadagdag lang. Hindi susundan ng Lord ang mga blessings sa buhay natin. Our remembrance of other believers should not actually stop us with just warm feelings. Ngitian, yung hello, kamusta na, tawa na ng konti, mga sandal-sandali ang mga chit-chat. Pero sabi nito, our remembrance should be turned Godward with or into a heartfelt prayers to one another. Ilan po sa inyo yung katabi nyo lang, pero sabi nyo, Lord, pinag-pray ko yung katabi ko kasi nakakatuwa yung ginawa niya o ganito, ganyan. Siguro, no, if ever man po, na hindi po tayo ganun, siguro let us ask the Lord para talaga bigyan tayo ng ganung klase ng puso para talaga patuloy na maging thankful sa mga tao na nakapaligid sa atin. Amen po ba? Number two, components of koinonia. Number two, passionately serving God together. Let's look at 5 and 7, Philippians 1, verse 5 and 7. In view of your participation in the gospel from the first day until now, for it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart, since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you are all partakers of grace with me. In verse 5 po, ang tawag niya, o phrase na sinabi po ni Paul, partnership in the gospel. Pagdating naman po sa 7, partakers of grace with me. And these words directly refers to koinonia, translated into other places, fellowship, partnership, and communion. Mukha lang kung diba kung tinitingnan natin yung partnership in gospel, na kung mukhang banal na banal. Parang ayoko yata ang ganyan agad ang fellowship, para ang hirap naman. Pero you know what? That's actually the purpose of fellowship, para po mag-grow tayo at patuloy po tayong i-bring ito closer sa ating Panginoon. Pagka po ang fellowship na inyong sinasamaan, eh talagang minalabas kayo at nilalayo kayo kay Lord, mag-isip-isip lang po kayo kung yan po ay Christian koinonia. Amen po ba? Amen. In other words, ito po ay joint venture. And when pag sinabi po natin joint venture, it's a partnership between the two of you. The word used in Gospel of Luke, for example, kay Peter, kay Andrew, kay James, at saka kay John, they were, di ba tinawag sila mga apostles, pero bago po sila tinawag bilang apostles, they were business partners. And nung time po na sila ay naging partners, hindi po nila pwedeng sabihin na, Andrew, yan pala, ihuli mo, sa'yo lang yan. Ito, napakadami namin huli, kaya ito sa amin lang. Tapos papangalanan ng bawat fish ng pangalan ng nakahuli. Hindi po pwedeng ganun. Pag sinabi nating partnership, they're both, pag sinabi nila, pinag-usapan nila, kanila yon. Pag next, kanilang pareho, kanilang partners yon. When they went out and caught fish, those were their fish together. They were not sorting them out. Ito yung fish ni Peter, ito yung fish ni Andrew, ito yung fish ni James. Kung ano bang division ang meron, usapin sila, of course, it's up to them. Pero you know what? They were there together. They were eat together. At hindi nila pag-uusapan ng mga bagay na yan. Oh, ang dami mong gasolina na ubos. Oh, ang dami mo, kumain ka pa doon. Kami, hindi mo binigyan ng pagkain. Hindi, ganun pa pati, di ba? Alam natin yan pag-partners. And as partners, they end up working together, uniting together, and serving together. And this is actually what God is telling us about. Serving the Lord would be best pagka po ito ay ginagawa natin with other Christians. Tama po ba po? Hindi po pwedeng tayo lang. That's what makes it so special. Mahirap, pero it is elbow and elbows locked together as we are in the ship pushing off from the shore out into the water of the world, casting our nets together, drawing those nets, trying to reach the lost with the gospel of Jesus Christ. That is a joint venture of serving together in the gospel. True fellowship means serving together. That is why lagi po namin kayo chinachallenge, you have to get involved. You have to participate. At least attend once. At least tingnan ninyo. I-feel po ninyo. Dahil yun po magbubukas ng door of opportunity sa inyo na magkaroon o makasama o mabilong po sa isang fellowship, and at the end, you will see yourself serving the Lord together with your co-Christians na kasama po sa fellowship
na sinamahan niyo po. Amen po ba? It's not only attend kayo kasi pandagdag din kayo, pampadami. Hindi po. Lagi nga po namin sinasabi, hindi lang numbers, pero you know what, even the quality, even the growth na makukos po ng fellowship o samahan na katulad nito sa atin individually. Number three, trust God's working in one another. Philippians 6, 1 verse 6, for I am confident of this very thing, that he who began a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. Sa pagkakataon nito, may angulo po na pwede nating tignan na Paul is confident beyond all doubt that what God had started in the lives of Philippians, yung mga Christian po doon, he would in fact finish and bring it to consummation. Tama po ba? Patatapusin ng Panginoon kung ano yun yung pisahan niya sa mga Christians sa Philippi. And of course, same thing with us. Tama po ba ako? Hindi pa tapos ang Lord sa atin. Amen. Tatapusin niya ang mga bagay na inumpisahan niya. Sabi po dito, whatever God starts, he finishes. Agree po tayo dyan. Pero I want all of us to look at the angle of fellowship pagdating po dito. Sabi po dito, I want us to look at the other way around. What God has done to each one of us, this is working. Yung salvation natin, is working. Siya po ang pinanggalingan. And of course, kung ano man po yung kanyang umpisa, tatapusin niya. It means that we can trust God to work in the lives of your brothers and your sisters. Tawa po ba ako? Pagka po meron tayong nakikita hindi maganda sa kapatiran natin, panampalatayaan natin ang Panginoon na hindi patapos ang Panginoon saan. May gagawin pa ang Panginoon saan. Kaya pang baguhin ng Lord ang tao na ito. It means that we can trust God that He can work in their lives, and God began their salvation, He will finish the job sa kanila. Fellowship that often breaks down because of conflict, because of clash, because of disagreement, because of tension, because of dispute. Alam niyo bang ito yung kadalasang fear nila kung bakit ayaw nilang mag-involve? Or minsan sasabihin nila, napaso na ako, ang dami ko nang sinalihan, pero hindi maganda yung naging outcome ng klase ng relationship o ng fellowship na sinamahan ko ng mga Christian na kasama ko. Sometimes sabi dito, we are threatened. Sa differences, nakikita po natin when we look at each other. Pero kapatid, tingnan mo nga lang sa mukhang mukha lang, di ba may matangos ang ilong, may guwapong-guwapo katulad ni Suriel. May laki ng ilong katulad po namin. Sabi nga ni Pastor, ayoko na. Sabi ko nga, kung pwede ko lang pagpalit, di ba? Kaya lang hindi eh, love our own, love yung creation ng Lord. Di ba? Pero kung titignan natin, iba-iba po tayo. Yung isa sabihin natin, ay bakit ka nang diyan ang bagay sa'yo, haircut mo. Gundo-gundo mo, gusto ko nga ito eh. Daka na nakasakit pa po tayo ng damdamin ng iba. Pero we are threatened by the differences. And sometimes kung pwede nating ayusin, praise God, kasi naaayos. Pero you know what, minsan, may mga gusto tayong baguhin sa tao. Yung alam niyo yun, yung parang gigil na gigil tayo kasi dapat magbago to. Eh, Kristiyano ka ba talaga? Kailan ka mo na yung Kristiyan? Bakit ganyan ang buhay mo? We tend to question others. Pero you know what? Pagka daw ganito ang nangyari, misunderstanding takes place, fellowship is hindered. And the enemy is always like that. We always tend to look at the open door sa ating buhay, sa fellowship na meron po tayo, lalo na po pagka maayos, maganda, para po sirain ito at lagyan ng mga bagay na maliliit, mga bagay na hindi naman dapat palakihin pero napapalaki. And this is actually the result. Fellowship is hindered. Verse 6 means, I'm not responsible to change others. I am responsible to minister God's love and truth to others in a sensitive and, of course, may wisdom na manner. Yan lang ang gusto ng Panginoon sa atin. Minsan, di ba, ito very, very familiar po para sa mag-asawa. Hindi mo pwedeng baguhin ang asawa mo. Eh, yung toothpaste kasi ganito, ganito gawin. Ayoko nga na ganyan. Yung towel, gagagamit lang, hindi pa hinangir. Ako pa maglilipit. Ang mga... Na-experience po ako, ayan na lang ko sabihin ko, na-experience po ako, eto na po ang lagayan ng marumihan. Nandun pa po sa baba yung medyas. Kaya minsan sabihin ko, Diyos po, sakit na lang mga ganito, para magpulot po. Pero dahil responsible po tayo to minister God's love even sa family natin, yan po dapat lang ang gawin natin. Hindi po natin kayang baguhin ang tao.
kahit asawa mo pa yan o anak mo pa yan. It's only God who can do that. Hindi po natin responsibility yan. So let us trust God that He is working sa buhay ng ating mga kapatiran. Yung mga question natin, let's just utter it sa Lord. At patuloy na sabihin, Lord, ikaw na po ang bahala. Binabago mo siya, baguhin mo rin ako. Amen po ba? If a brother, of course, pagka po ang sister or brother natin may kasalanan, it's a different way, it's a different scenario. Iba po yan, of course, lagi ko naman po sinasabi, in gentle, grounded by love, and of course, truthful kang magsasabi sa kanila. Hindi pwedeng pabayaan mo kasi, naku, dapat daw, hindi ganun. Hayaan mo na lang si Lord na mag-change sa kanya, hindi na ako makikialam. Hindi naman po, iba po yung scenario, iba po yung case, pero you know what I'm talking about is the fellowship or the relationship na meron po tayo with one another. Huwag daw tayong mag-play as Holy Spirit. Amen po ba? Para yata rin sa akin to. And it only serves to break fellowship when we continue to have that role by self. Self po natin. Trust God that we can change them as God is changing us. Number four and last, it means with sincere and earnest affection for one another. Philippians 1:8, for God is my witness how I long for you all with the affection of Christ Jesus. Pag pinaraphrase po natin ang verse 8, Paul is saying, God knows how much I love you. Kung pwede lang, di ba may mga pag naniligaw tayo dati? Hindi po ako naniligaw, ha? Pag naniligaw po ang mga lalaki, di ba kulang na lang sabihin, kahit na iwain mo ang puso ko, tingnan mo kung sino nakalagay na pangalan dyan, ikaw lang. May ganun pa po ba? Mga millennials, meron pa pa? Wala ko na yata, para sa panahon ko lang. Pero sabi po nila, these people were in Paul's heart. And in understanding of the Greek word underlying affection po, the English words, it was not just a sentimental or emotional sentiments. Sabi nito, it is by heart. He means the deepest part of his person, the place where all thoughts and feelings originate. Saan ba ito nag-originate? Ibabalik ko lang po kung ano sinabi ko po kanina. That we are commanded by God to love one another as yourself. That we are asked by the Lord para talga si Lord ang maging yung unifier nyo. Siya yung talagang maging common bond yung dalawa kung bakit meron kayong fellowship. Hindi dahil mabait siya, gusto ko siya, nakakatuwa siya, masaya siyang kasama, maganda doon, ang dami niyang ideas, nakaka-inspire siya, nakaka-encourage siya. Hindi lang po yun, dapat si Kristo at si Kristo kung bakit ka nandun sa fellowship na yun. Babalik tayo dun sa kung saan o ano ang heartbeat ng Panginoon, kung paano niya love o paano niya mahal ang isang tao. Paul longs for them with the affection of Christ. Bakit may ganong klase ng pagmamahal si Paul sa mga Christians ng Philippi? Because the very love that he has received from Christ, he now directs to them. Kaya minsan sasabihin natin, paano yung mahirap na rin tao? Eh, hindi nga kamahal-mahal, bakit kumamahalin? You know what? You just make it up sa basis. Paano kami nahal ng Panginoon mo sa Kristo? Hindi tayo kamahal-mahal. Pangitin po ng ugali ko. Mapangitin po ng mga ginagawa ko kay Lord. Mga bagay na unholy, mga bagay na hindi po glorifying sa Lord. Mga bagay na hindi kaayaya, pero mahal ako ng Lord. And when I experience that kind of love, dinhin din daw po pala dapat ang pagmamahal na meron tayo sa ating kapatid. Na dapat ang pagmamahal ng Panginoon na pinagkaloob sa atin at natanggap natin ay patuloy na mag-overflow. Hindi lang sa pamilya natin, pero even outside our family. Our community, nasa school tayo, nasa trabaho tayo, pero kapatid, include mo, pati dito sa church. Sometimes we have that high, great expectation sa mga Christians, pero kapatid, tao lang po tayong lahat. I make mistakes, pagka po ako nakakaloko, sasabihin, ano yung klaseng tao ko, baka ganito naman. Wala nang pag-asa yan. Tapos we will keep on telling, di ba, words that will continue to build up, words that will continue to speak life, words that will bless others. Pero at times, katulad ng mga gano'n, di ba? Meron tayong mga gano'ng moment sa buhay po natin. Proving that he's not exaggerating, Paul calls God who searches the heart and the mind as witness to the sincerity of his love para po sa mga Philippi. Sabi po dito, genuine fellowship in and for Christ produces genuine affection among God's people. Igala niyo po yung mata niyo dito sa loob ng simbahan na to. All of us are God's people.
And if we wanted to experience that genuinity pagdating po sa pagmamahal galing sa ibang tao, tingnan mo muna ang puso mo kung punong-puno ito o saturated ito ng pagmamahal ng Panginoon. Because this is exactly the kind of love we should have towards others, other Christians. 1 John 3:14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers and sisters. The one who does not love remains in death. In application po, here are we going to do. Paano natin gagawin ito? How are we going to do it? Una-una sabi dito, we do not try to manufacture love. Hindi mo po pwede po talagang ipekein ang pagmamahal na yan. You know what? Yung pag-maintain yan, at yung time na binibigay sa'yo ng Lord, sabi nga dito, di ba? Eternity. Eternal relationship with one another ang pwedeng ibigay ng Lord. So, kailan pa darating si Lord? So, kasama mo pa yan. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo. Tingnan mo lang. It is not a fake it until you make it moments. It's a decision. Mamahalin ko ba ito? Hindi. Make it sincere, heartfelt, and genuine. Pangalawa po, sabi po dyan, let us ask the Lord to develop love for others in faith. Hindi mo kaya, hindi natin kaya, sa totoo lang talaga. Pero God can. Kaya po. And God will. And once we ask the Lord, tulungan tayo, once we ask the Lord, bigyan tayo ng wisdom para paano natin mamahalin ang asawa natin, ang anak natin, ang ibang tao, dito sa loob ng simbahan. Eh, sinaktan nga ako eh. You know what? Kayang enrich ng Lord ang puso mo ng pagmamahal kaysa hatred at bitterness. Kahit kailan, hindi gagawin ng Lord ang anger at bitterness na yan sa puso ko natin. Lastly, sabi po dyan, we can forgive each other. Every day of our life, kung paano tayo sinasaktan ng ibang tao, ganun din po tayo nakakasakit sa ibang tao. With or without our knowing. Minsan alam natin, minsan hindi natin alam. Pero you know what? We can always have the opportunity to forgive each other because every day of our life, God is forgiving us sa kasalanan natin. Amen po ba? Let us always pray that we will develop an ever-increasing love para sa kapatiran natin. Yes, different siya. Kakaiba siya. Hindi mo siya gusto. Pero you can always ask Christ, Lord, how I will love this person with all my heart, basing on the love that you have for me. Napakatindi po, no? Napakalaking challenge. Pero the love of Christ unites us. It's not just intellectually, pero sabi po dito with a heartfelt love. As a conclusion, sabi po dito, si Christ was always the source of Paul's life. Alam natin yan, nung time na binago po ng Panginoon si Paul, binigay na ng buong buo ni Paul ang kanyang buhay. Lahat binigay niya na sa Panginoon. And the heart of his love will always be Christ. That's why Christ's heart had become Paul's heart. Every bit, everything na meron ng Kristo, na sinasabi niya, naramdaman niya, naranasan niya, na-experience niya, it's the same thing that he's doing sa ibang kapatiran o ibang mga tao na inaabot pa niya. So Paul was able to love the Philippians with the very love of Christ. Ngayon, tanong natin, paano ko ba mamahalin ang katabi ko? Paano ko ba mamahalin yung tao na naka-offense sa akin? Paano ko ba mamahalin yung tao na okay kami noon, pero ngayon biglang nagkaroon ng problema. I think we'll always come back with the love of Christ that we have experienced and we have seen in our lives. Amen po ba? God's love is so great. God's love is so wide. Hindi natin kayang arukin. And minsan, iiyak ka na nga lang kasi sasabihin mo, Lord, bakit mo nga ba ako minahal? Katulad kong tao, katulad kong ganito. At times na tayo nagkakamali, babalik tayo kay Lord, sasabihin natin, Lord, sorry. Pero nararamdaman natin ang pagmamahal, ang kapatawaran, and at the same time, yung po kanyang presensya na patuloy na bumubuo sa atin, kahit gano'n lang po tayo kaduro. And it's the same challenge that God is telling you. Meron kang kapatiran, meron kang kasama, ayaw mo, o kaya kung ano man pong klase ng challenge, whatever it is, ask God's wisdom. Yes, may mga time, separation is beneficial para sa inyo, pero again, ask God for wisdom para po sa fellowship niya. He always wanted a true kind of fellowship, a koinonia, Christian koinonia. And that it should be what we are desiring. Habang tayo tumatagal sa simbahan na to, habang tayo lumalani, we desire natin po ang true kind of fellowship na yan. Wherever level you are, God knows.
And alam ko po, sinasabi at sinachallenge ng Lord ang bawat isa po sa atin. Tayo po ito mayo, He is so great, He is so wonderful, He is so amazing. Napakadami po mga bagay na tinuturo ang Lord sa bawat isa sa atin. Marami siyang mga bagay na ina-unfold at marami siyang mga bagay na talagang ini-empower niya tayo at gusto niya kung maranasan natin ang buhay na talagang nais niya sa bawat isa sa atin. Let it be that every learning